Inaprubahan ng NEDA Board ang 37 bilyong pesos, Mindanao Transport Connectivity Improvement Project, MTCIP, isang proyekto ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na tutustusan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, loan mula sa World Bank. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority NEDA Board na pinamumunuan ni Pangulong Marcos ang dalawang proyektong pinondohan ng World Bank na naglalayong pahusayin ang mga lokal na sistemang pangkalusugan at koneksyon sa transportasyon sa Mindanao. Sa isang post sa Facebook, sinabi ni Marcos na ang NEDA Board ay nagbigay ng green light para sa unang yugto ng 27.92 bilyong pesos, Health System Resilience at ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Projects. Ang mga proyekto ay naaprubahan sa 21st pulong ng lupo ng NEDA sa Malacañang noong Miyerkules ng gabi, sinabi ni Marcos, chairman ng NEDA Board, na ang mga pangunahing proyektong ito ay magkakaroon ng pangmatagalang epekto sa bansa. Aniya, tinitiyak ng Health System Resilience Project na maaasahan ng mga tao ang kanilang healthcare system saan man sila nakatira. Sabi pa ni Pangulong Marcos, tumutuon kami sa 17 probinsya na higit na nangangailangan nito, pinalalakas ang kanilang kapasidad na pangasiwaan ang mga pandemic at emerhensya sa hinaharap. Malaking hakbang ito tungo sa isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na handa para sa anumang susunod na mangyayari upang ang bawat Pilipino ay makadama ng katiwasayan. Ang proyekto ay naglalayong pahusayin ang pag-iwas sa emerhensyang pangkalusugan, paghahanda at pagtugon sa mga lugar na mahihina. Inaasahang bubuo ito ng isang matatag na sistema ng kalusugan at susuportahan ang mga layunin ng Philippine Development Plan 2023 hanggang 2028. Ang 5 taong proyekto ay iminungkahi para sa Official Development Assistance Funding sa ilalim ng World Bank. Ang Mindanao Transport Connectivity Improvement Project ay naglalayong iugnay ang mga rehiyon ng Northern Mindanao, Davao at Soksarjan. Ito ay inaasahang mapapabuti at mapadali ang transportasyon ng mga ani ng sakahan mula sa mga liblib na lugar, mapangalagaan ang pangmatagalang halaga ng mga aset ng kalsada at mabawasan ang mga gastos na nauugnay sa regular at panapanahong pag-aayos ng kalsada. Aniya ni Marcos, para sa mga magsasaka at komunidad sa mga rehiyong ito, nangangahulugan ito ng mas magandang mga kalsada, mas madaling pag-access sa mga pamilihan at mas maraming pagkakataong lumago. Ito ay tungkol sa pag-unlock sa buong potensyal ng Mindanao at pagbibigay sa lahat ng mga kasangkapan upang magtagumpay. Ang proyekto ay may kabuuang halaga na $661.21 million at magkakasamang tutustusan ng World Bank at ng gobyerno ayon sa Department of Public Works and Highways. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ang Mindanao Transport Connectivity ay bahagi ng Master Plan para sa High Standard Highway Network Development Project na tumutukoy sa mga pangunahing infrastruktura na bubuuan sa Northern at Central Luzon gayon din sa Visayas at Mindanao. Mapapabuti ng iminungkahing MTCIP ang Main Corridor na mag-uugnay sa mga pangunahing lugar sa buong Mindanao, kabilang ang 6 na lungsod at 13 munisipalidad sa 8 lalawigan, Misamis Oriental, Bukidnon, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Norte, Cotabato, Sarangani, at South Cotabato. Ang mga rehiyong ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Northern Mindanao, Region 10, Region ng Davao, Region 11 at Sarangani, Region 12. Simula sa Cagayan de Oro sa Hilaga at nagtatapos sa General Santos City sa Timog. Ang Main Corridor ay dumadaan sa iba't ibang munisipalidad at lungsod, kabilang ang Manolo Fortich, Sumilaw, Impasugong,
Malaybalay City, Valencia City, Maramag, Quezon, at Kitaw-Taw sa Bukidnon. Pagkatapos ay lilipat ito sa Arakan sa North Cotabato bago pumasok sa Davao City, at magpapatuloy sa Santa Cruz, Bigos City, Hagonoy, Padada, Sulup, and malalag in Davao del Sur, finally reaching Malungon and General Santos City in South Cotabato Province. Bukod pa rito, ang tatlong link roads na sangay mula sa main corridor na matatagpuan sa Hilaga, Central, at Timog na mga rehiyon. Ang Link Road 1 ay ganap na nasa loob ng Impasugong, Bukidnon sa Rehiyon 10. Link ang Road 2 ay nagsisimula sa Panabo City, Davao del Norte, at umaabot sa Davao City sa Region 11 at nagtatapos sa intersection sa MC ng Bantol Road. Ang Link Road 3 sa Timog ay naguugnay sa Malungon, Sarangani ng Region 12 hanggang Santa Maria, Davao Occidental ng Region 11. Samantala, ang Davao Public Transportation Modernization Program, DPTMP, ay on track na upang simulan ang operasyon sa 2026, sinabi ng Department of Transportation, DOTR, noong nakaraang Biyernes. Sa sideline ng Mindanao Infrastructure Summit sa Davao City, sinabi ni Transportation Secretary Jamie Bautista na ang mayorya ng DPTMP, na dating tinatawag na Davao High Priority Bus System, ay pinondohan na. Ani Bautista, as far as the budget is concerned, we have already requested Congress to allocate more funds to support the ongoing works, but as far as the project is concerned, it's a go and we are on track. Bukod sa pondo mula sa kaba ng bansa, ang Asian Development Bank at ang lokal na pamahalaan ng Davao City ay nagpahayag ng suporta sa pagpopondo para sa DPTMP. Nakipagpulong din siya sa mga tauhan ng DPTMP Project Management Office at tiniyak sa kanila ang suporta ng DOTR sa pagpapatupad ng proyekto. Ang DPTMP ay isang bus-based public transport system na bubuuan ng isang fleet ng electric at diesel-powered bus na dadaan sa 29 na ruta sa isang 672.95 km network ng kalsada.